Hi guys! As promised, meron na tayong bagong sulat ngayon. Actually, ito yung kauna-unahang sulat na nag-isip ko. Actually, sa messenger ko siya sumulat. Friend ko siya. So, maski pa paano, alam ko yung background na pinanggagalingan niya. Kaya, siguro hindi tayo masyadong mahirapan kung anong advice ang ibibigay natin sa kanya. And then, bago ko i-film to, hiningi ko muna yung permission niya kung pwede ko siyang isali dito sa YouTube, and pumayag naman siya. So yun, kunin ko lang yung phone and then basahin na natin yung letter niya. Okay. Ang sabi niya dito, F, help naman kasi nag-apply ako abroad nang di alam ni hubby. Now, pinagpapasa na ako ng requirements kaya ayung sinabi ko na rin sa kanya. As usual, nagalit siya at hindi siya pumayag. Ayun, sayang naman kasi, di ba? Ano bang gagawin ko? Ayun. So, yung sulat ng friend ko, napaka-candid lang kasi ganyan lang naman kami mag-usap. So, unang-una, ang pangalan niya ay Joy. So, yun, Joy. Unang-unang sasabihin ko sa'yo, yung ginawa mong desisyon na maghangad ng maganda para sa pamilya mo, walang mali doon. Kaso nga lang, yung proseso ng ginawa mo, yun ang very, very wrong. Yung hindi ka nagpaalam sa asawa mo. Kasi mag-asawa na kayo eh, magkatuwang kayo sa buhay. Dapat lahat ng desisyon mo, lahat ng gagawin mo, kailangan alam ng asawa mo. So, isa-isahin natin yung sitwasyon. Una, papanig muna ako sa sitwasyon mo. Kagaya na sinabi ko kanina, kung ako ikaw, hindi naman masama na maghangat ng magkagaganda o ikauunlad ng pamilya mo. Kagaya na sinabi mo, gusto mo mag-apply sa abroad. Hindi masama yun. Yun nga lang, isa ginawa mo kasi medyo tinamaan mo yung ego ng isang lalaki, yung hindi ka nagpaalam. Kaya yun. Doon naman sa panig ng asawa mo, naiintindihan ko siya kung bakit siya nagalit. Dahil unang-una, gaya na sabi ko kanina, natamaan mo yung isang ego ng isang lalaki. And then, maraming pinaghuhugutan yan eh kung bakit siya nagalit at kung bakit hindi siya pumapayag. Una, yun nga, yung ego ng lalaki. Pangalawa, maaaring naisip niya na bakit ikaw yung mag-a-abroad? Siya yung lalaki, dapat siya yung aalis kung sakasakali man. And then pangatlo, kaya hindi siya siguro pumayag dahil nag-aalala siya. And hindi mo may iwasan yung mag-aalala or may konting takot kasi ibang bansa yun eh. Hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan mo doon. Dalawang bagay lang yan. It's either swertihin ka or malasin. Kadalasan ganyan ang nangyayari sa mga OFW na swerte or malas. And then, kapag nandun ka sa side ng swerte, mabuti, maganda. Pero kung nandun ka sa side ng konting malalas, malayo ka sa pamilya mo, hindi mo maiiwasan na talagang mag-aalala yung asawa mo. And then, pangatlo, alam ko may anak kayong dalawa. Sa bawat decision mo, hindi lang dapat kayong mag-asawa, dapat kinukonsider nyo din yung mga anak. Although yung intention mo is para mabigyan sila ng magandang kinabukasan, pero yung anak mo ba handa ba sila na maihiwalay sa gagawin mo? Handa ba sila mahiwalay sa'yo? At handa kang ibang mahiwalay sa kanila? So yun, dapat iintindihin mo lahat, iisipin mo muna lahat bago ka gumawa ng desisyon. Hindi yung ikaw lang, hindi porke naisip mo na, ito maganda, ito ang dapat kong gagawin. Isipin mo lagi na meron kang asawa, meron kang anak, na dapat mutual yung desisyon ninyong lahat. Hindi yung ikaw lang yung may gusto. Dapat gustuin ang asawa mo. Ngayon, Joy, yung kabuuan, unang-una ayusin mo muna yung issue mo sa asawa mo. Yung hindi ka nagpaalam, natukan na galit. Ayusin mo muna yan. And then, after nyan, tsaka mo naman ayusin yung decision mo na gusto mo mag-abroad. Pag-usapan muna ninyo mag-asawa kung papayag siya o hindi.
And then, kapag sakali man na nandun na kayo sa decision na pumayag siya, dapat papayag din yung mga anak mo. Hindi yung dahil sa gusto namin yung mag-asawa, kundi dahil sa alam din ng anak mo at pumayag sila. Kasi kadalasan, ang mga nangyayari, kapag umalis ang magulang, lalo-lalo na bata pa yung anak, lumalayo yung loob. Parang mas lumalapit yung loob nila dun sa magulang nila kung sino yung nag-aalala sa kanila ng personal. Sa edad ng mga anak mo, alam ko mga bata pa sila, hindi pa nila naiintindihan yung mga bagay-bagay na desisyon na gagawin mo. Ang naiintindihan lang nila ay kung ano yung nangyayari pang araw-araw, kung ano yung nakikita nila. And then, isipin mo din, handa ka ba? Since alam ko, first time mo pa lang yan, handa ka ba sa mga consequences, sa mga disadvantage? Ready ka bang harapin kung ano man yung kahihinatnan mo sa ibang bansa? Kung sakaling may konting maging problema, handa ka ba doon? Handa ka rin ba sa sinasabi nila at kadalasan nararanasan ng mga OFW, yung homesick, handa ka ba doon? Pangapat, handa ka ba na mawala sa tabi ng asawa mo? Dahil meron tayong mga issues, or may mga naging problema yung mga dating OFW na nagloko yung asawa, nagkaroon ng mga ganito ganyan. Alam mo na, ang ibig kong sabihin, handa ka ba doon? Pangapat, sa anak mo, handa ka ba na iwan sila? Handa ka ba na lumaki sila ng 2 taon na wala ka, na walang nanay sa tabi nila? Ngayon, kung handa ka sa mga bagay na yun, at nandun na kayo sa punto na kapag-usap na kayo ng asawa mo na pumayag siya, sige, ituloy mo, walang masama doon. Hindi naman masama na maghangad ka ng maganda para sa pamilya. So yun lang yung joy, yung may advice ko sa'yo, and sana maski pa paano nakatulong. And yun, good luck kung sakaling matuloy ka sa abroad. Huwag mo akong kakalimutan, pasalubong. So yun lang, para doon naman sa mga viewers natin, kung meron kayong naisip or advice na pwedeng ibigay din kay Joy, or sa tingin ninyo na meron pang mas magandang advice na pwede ibigay sa kanya maliban dun sa mga ibinigay ko, comment lang kayo below and tulungan natin siya makapag-desisyon kung ano nga ba yung mga dapat gawin niya. So yun lang guys, and maraming salamat sa you Joy, ayusin mo yan and good luck sa'yo.